Ano kaya yung kumakatok na yun? Kanina pa. Aga-aga. Ayun to. Oh my God! Ang pagbabalik ni Wave 125. Saan ka galing? Tagal mo na wala. 7 years. Ito pa yun. Ito ang kauna-unahang motor ni Mrs. Grabe sa alikabok. Walang diyosan na ang mga ibang parts mo. So, anong gusto mong pahiwatig pagkatapos mong maglayas? Babalik ka. Nung umalis ka, fresh na fresh ka, brand new ka binili ni Mrs. Ngayon, babalik ka after ng ilang taon, ganyan ang itsura mo? Ha? So, anong ibig mong sabihin? Gusto mong ayusin kita? Pwede. Tapos surprise natin si Mrs. Pero parang mas malaki pang gagastosin ko sa'yo sa presyuhan mo ngayon. Well, since nagbalik ka, pagbibigyan kita, aayusin kita uli para bumalik ka sa glory days mo. Wave 125. Ayan, nakasalang na. Ang anong tawag niyan, sir, yung model niyan? Ay. Oh, ayan pala. So, Honda Wave 125. Ay, 2005. Ayan si sir, tropa. Tingnan natin yung umapapaanda na. Grabe, ang alikapok. Pwede nga isulat yung pangalan. Sulat natin yung pangalan. Sobrang kapal. Kailangan mabili. Kamoto. Sabit-sabit dyan. Ayan. So, sir, sa tingin nyo, anong pwedeng naging problema nito? Kasi umaunder to, 7 years na stock. Pero umaunder siya bago ma-stock. So, ulit checkin natin yun. Check lang natin ito. Check yung head, check yung block, refresh. Tinawag pa natin si sir, pagin pa ng ganito. San Quintin. Sir, promote mo yung shop natin sa San Quintin dyan, sir. Anong pangalan ng shop niyo, sir? J-Works. O yan, sa may San Quintin. Specializing sa lahat ng sir. Anong mga ano niya? Maintenance, repair, gano'n. Okay, may parts, accessories. J-Works. O, yung mga taga Pangasinan, naghahanap kayo ng magaling na mekaniko, punta lang yung J-Works. San Quintin yan. Anong landmark nun, sir, sa malapit? Tabi siya ng old panel ko. Tabi ng old panel ko. O, yun. Lalagay ko yung link nito dun sa video para makita nyo. Alright, so ayun, sinisimula na. Bubuhayin natin to. Saglit lang ito. Oh, saglit. Kita mo yun. Saglit lang daw. Punta na kayo ng J-Works. Pero kung wala ko kayong sasakyan, siguro si sir, meron namang
katulad niyan, pinaano ko to, pinatawag dito, pina-service pang tawag doon. Ayan. Pero siyempre, may... Bahala na kayo mabusok ni sir. Saglit lang daw to. Ayan. Mapaandar lang to, maayos na. Nakakita natin sa... Kita niyo naman kung gano'ng kakapala ko. Mukhang hindi naman siya. Hindi ka gano'ng ba nagawa namin yung magaling. Ah, gano'n? Hindi pa ito nabubuksan, alam ko eh. Kasi ang ginawa lang, ayan, ginalta niya swing arm. Siyempre, palit yung mags, dating rayos to eh. Siguro yung chain. Tapos yung shifter niya. Although may mga basag-basag yung ayan. Wala dyan, daylight yung wala na. Yung mga fairings na ando sa likod ng pickup. Kaya lang ibabasag na rin. Natin ala itong mag-fix. Palit na rin tambutso. BB5 ata ito. Wala. Pero, nakikita natin, yung wiring sa mga walang putol. Kompleto pa naman. Siguro, baterya lang. Kaya nga sabi ni Sir Lord Davis, saglit lang ito. Yun ang gusto ko. Gusto ko marinig yun eh. Yung iba kasi, magmamarunong-marunungan eh. Actually, ito, makilala kasi nag-post ako sa grupo, no? Sabi ko, yung malaki lang sana, o hindi ang area ako. Ang dami ng post, may napupunta pa ako ng Cavite. Sabi ko, malapit lang. Cavite ko ta, from south, north to south. Meron din mga taga Tarlac, ayan. May siha. Ang dami nga nag-reply. Pero may nag-reply din doon, ang sabi, oh, yung mga nagre-reply, paubayaan nyo sa eksperto po, huwag po kayo message. Meron kasi gusto mga bagay, kahit naman sino. Meron na pong mga ganyan talaga na naka-experience na mechanic o nag-offer, tapos hindi naman nagawa ko sa brain gawa, doble-doble gastos. Oo, masabi lang na meron silang alam, pero pala. Lalong din pa ako. Baga, parang temporary na paandar yung pala, mas grabe yung mangyayari. So yun, tingnan natin kung anong mangyayari dito ngayon. Tsaka na natin na ayusin yung kanyang aesthetic and looks niya. Basta mapaandar yung makina. Kasi ang importante naman sa motor, eh, goods yung makina. Maganda nga motor mo, palyado naman, di ba? Sama ni sir yung kanyang anak. Ng apprentice. Maaga pa lang. Ito mo ha. Okay. Gaway-gaway ka dyan. Yo! Ayan. Mga future na mechanic dito sa Pangasinan. Sobrang tuyo. Nag-sunbaiting yung ipis. Ayan lang. Pero kung nakikita nyo, sobrang kalaban. Ano sa rin natin.
malas na. Unahin natin yung carburetor. Carburetor ba ang tawag dyan? Ang ina. Kulay puti. Ang pintura ang nilagay. Gasolina. So, hindi ko alam kung pwede pang gawin ng paraan ito. Pero malamang sa malamang. Black. So, meron na rin ano eh, no? May tama na rin. So, sa Jesus sa paribor. Rubor natin. Kaysa palitan lang yung ring. And then after ilang gamitan, usok. So, ganun din. Kaysa magpaklas ulit. Paribor na lang, pal-piston. Piston. Ayun, parang nagluto ng sinangag. Ang tawag dito sa? Racing cam. Ito siguro ang pinalitan. Ay, binuksan yung makina. Racing cam. Pero hindi na natin alam kung nasa original. Sumalangit na wa. Malabo. Pag nakakita yun, papa Jollibee ako. Tapos, ito. Ano itong tawag dito? Ah, ito pala yung head. Tangina, iba talaga pag scooter, ang head. Napakanipis ito. So ito, sir, anong plano natin dito? Grind tapos palit valve seal. Okay, so iga-grind tapos palit valve seal. Pero, okay. Okay pa yung valve daw, so... Pero tingnan natin, para kung talaga nandi naman, nagbukas na tayo, kaysa naman tapos linis-linis. Ina, ipakrom ko kaya ito. Putang. Ano kaya itsura nito? Ayan. Tingnan natin yung loob. Ayan yung loob. Okay pa yung sigundal niya. Wala pang alam. Timing check. Wala namang kinaing bakal. So, katulad na sinabi ko nga, guys, kung bago may stop, mahandag siya. Talagang napabayaan lang. Dahil, kailangan ko kasi kasi. Buti na lang, nung na-stack, may langis. Kung walang langis, at saka sabi ni boss, kung naarawan siya o naulanan, forget about it. Gagawin natin fertilizer to. Pero kahit 7 years ka natambak, pero maganda kasing bodega, hindi nga siya nasisinaga ng araw. Saka walang external elements. Tama, yun ang sabi ni Jay Watson. Makina, parang isang linggo lang na-stack yung carb na talaga dahil na gas. Siyempre, kakaroon epekto sa bakal pag gas. Ano yung mga naman nyo? Hindi nyo, grabe, sunog. Sunog ko. Talaga. Oo, oh, ano? Ano lang yan? Normal lang yan? Sa ano yan? Kapunting. So, ngayon, mag-comment kayo down below kung ano bang ilalagay nating oil dito. Pertua, 15W40, o 50, o yung super oil ni Mickey Maso, na 10W40. So, ano sa tingin nyo? Pero walang away, ha? Putang ina, ba alam mo mag-away dito mga comments? Wala mga... Atin-atin lang to. Tingnan natin ang performance pag nabuo. So, abangan nyo to. Itong actually, ito ngayon ang part 1. So, ang gagawin ni J-Works ngayon, iuwi niya muna yung anong tawag doon ulit? Yung black. Yung black. Para
para maribor, tapos yung head para mag-grind. Tapos bilhin yung ibang pyesa tulad ng piston, chain guide, ayan. Yung isipan niya, magpapagtaba rin natin yung clutch. So, kasi total bukas na mahirap naman magbukas. Bukas kalas. Ilang buhay na natin lagi mga mekaniko, 2T, 4T, ano man man. Ganun na lang yun. O spark plug, meron ako dyan. Kahin natin ang gabo dyan sa pag-aibon. Yung mga meron tayong parts, madali yan. Oil, spark plug. Tapos, ako na rin titira nung ano. Kasi yung sasak niya, parang wala na rin play yung front suspension yung random. Parang yung ginawa ko rin sa may aero. Palto natin ang paito para maganda-maganda ng konti. So yun, nililinis yung kagay. Yung mga maliliit na parts niya. Linis-linis. Hindi pa nila nilagyan ng gasket ito. Gasket maker lang. Ah. So yun. So ayan. Hindi pala nilalagyan ng gasket dyan. Ano yung gasket maker? Hindi nilalagyan ng gasket. Gasket maker lang. Kumbaga parang liquid gasket. So, liquid gasket lang nilagyan. Ah, so dapat may gasket talaga sa yan. Parang yung gasket dito sa block at saka sa between block and head. Ayun. Ayun, parang ganun. Pero may makukunan tayo niyan. Ayun. Ayun ang maganda sa Pilipinas. Kahit gano'ng kaluma ang mga parts, meron pa rin mga parts. Kanino tayo magte-thank you? Sa Indonesia, sa Thailand, sa China, sa ano ba? Sana merong mayaman na Pilipino na gumawa lahat ng mga parts na para hindi na tayo nag-aangkat, para hindi na mahirap, diba? So, ganun talaga. Minsan, mas mura pa yung nasa ibang bansa, kaya din tayo ng pagkakulito kasi mga gawa. Pero kung ako mayaman, pangina, gagawa, magmamanufacture ako niyan. Talagang pulido. Bibili ako ng mga machine, CNC, yung mga ganyan. Para dito na tayo, di ba? Kaya sa bili tayo ng bili sa ibang bansa. Pinapayaman natin ngayon ito, ibang bansa eh. O, yung mga shoutout sa mga mayaman dyan, mag-invest po kayo sa mga parts ng motor. Mabilis po yan kasi lalo na ngayong pandemya, lalo nung tumindi ang pangangailangan sa motor. Naglabasa ng mga bebenta ng motor. Siyempre, pag may motor ka, ano ba, kailangan mo maintenance. Parts, iba, papapaganda. Number one na service natin ngayon, means of transportation motor. O, kahit na ikaw yung namamasukan, pumapasok sa school, pumapasok sa trabaho, bumabiyahe, nag-joyride, nag-long ride, kang anumang rides yan. At saka minsan nga, karamihan, lalo na sa Manila, negosyo na yan. Lagyan lang ng basket sa likod. Pwede ka na mag-deliver. Tok-tok, tik-tok, lalamove, ano pa ba? Grab, angkas, lahat na ng klase tungkol sa motor. Kaya pinakamalaking negosyo ngayon, motor. Ayun. So, mag-invest kayo sa motor. Ayan. So, abangan natin yung part 2. Kalinis natin ito. Babalikan ni Boss J-Works. Bukas pa, dala niya na yung parts tsaka maayos na yun. Pero yung mga pagpapareport naman, sandali lang naman daw. So, mga isang araw. Tapos, yung grind. Siya ikaw natitira, no? Siya itong pagpapareport, sa Ordaneta, titirahin sa Ordaneta. So, ilang points, di ba may mga ano yan? Parang point 25 lang kasi first time pa lang ata magre-report. So, sana mapandar bukas. Tingnan natin. Pag napandar na natin, tsaka na tayo mag-ayos-ayos ng konti sa mga aesthetics niya, sa mga parts niya. Pwede ko nang isa-tabi. Yun, challenge tayo ni Sir J-Works. Pag hindi umandar to bukas, kahit na sabihin natin kumpleto parts at hindi siya umandar, isasara daw ni siya. Sasara daw. Wala nang trabaho si Pogi. Mawala nang trabaho si Pogi. Dito ka na sa akin. Ha? Ayun, kinalinch kayo. Ganong kalupit. Pero sabi nga nila, magali lang naman daw talaga. Ngayon, nagbanggit nga dun sa nagpost ako. Nagbanggit siya.
Kahit ako daw, eh kaso nga, wala nga akong alam sa 40 na dikambyo. Okay lang sana, pag-usapan natin yung mga panggilid ng mga 40 na scooter. Sa bagay kung sa under, babalik natin na under guard, tapos sa balang, under na. Tapos ride, under na. Kahit hindi pa tayo magpareho yung alam, hindi natin matibay. Oo, pero syempre, pinaklas na natin, di ayusin na natin, di ba? Kung ano yung mga parts na palitan, palitan na natin. Hindi naman tayo, hindi naman natin pinag-uusapan eh, Lamborghini rito na milyon-milyon ng parts. So, wave lang naman to. Mapaandar lang. Ilang mga plano natin, paandarin lang natin. Tapos, tingnan natin kung ano pang pwede natin gawin pagkatapos na mapaandar. Di ba? Ang bala ko talaga dito, i-regalo ulit kay misis. Kasi wala akong panggastos eh. Balik na natin tong motor niya sa kanya. Yung pa isa pa natin asikasuhin kasi yung papel nito nawawala. Misteryosong nawawala. So, since may kilala naman tayo sa LTO at nakapangalan kay Mrs. Apply na lang natin loss of affidavit of loss. Tapos, makukuha na natin yun. Buti nga may plaka. So, chineck ko na rin sa LTO sa may ano. Wala naman siyang apprehension. Last 2008 or July. O July or April pang kanyang registro. Wala siyang apprehension, walang alarm. So, yun. Ayan. Konting linis pa lang yan, ha? Wala pang sarsahan yan. Lumabas na ang kanyang tunay na ugali. Tunay na hulay. Ayan. Alam niyo, sa paggamit ng muto, kailangan i-treat nyo rin yung parang asawa nyo. Mine-maintain nyo, hindi gamit ng gamit lang. Kasi syempre, may mga wear and tear. Pag gumagamit kayo, syempre, mayroong na apektuhan. Mapagulong man yan, mapamaki na oil. So, kailangan maintain nyo. Maintain nyo sa oil, maintain nyo sa check-up, tune-up, yung mga ganun, para magtagal. Bakal to bakal yan. Natural lang na mag-wear yan. Diba? Ganun lang yun. Ikaw, subukan mong huwag kumain ng masustansya. Ewan ko lang kung paano ka lumaki. Ganun lang yun. Diba? So, ayun, hanggang dito na lang muna tayo. Habang nililinis ni Sir yan. Tapos, tuloy natin bukas. Mga anong oras kayo makakarating, Sir? Message-message na lang tayo. Ano? Tanghali, yun. Tama-tama, para mano. Siyempre, I'm sure si Sir excited din to matapatakot. Eh. Kayo mga mekaniko, yung mga true blood na mekaniko, alam nyo yung na sinasabi ko kapag may isang bagay na hindi umandar, may tumawag sa inyo, tropa man yan o kliyente. Pare, check mo nga yung motor ko kasi may sira. Gustong-gusto nyo yan. Kung talagang mekaniko kayo, ha, hindi yung dahil sa pera or sa ano, ha, dahil gusto nyong magkaroon ng kita at mabayaran. Dahil gusto nyong maramdaman na kaya nyo talagang buuin yung isang bagay. Patunayan nyo. Exciting ang feeling nun. I'm sure, naiintindihan nyo ako. So yun, dito na natin tatapusin ang ating maikling part 1 ng pagbuo at bubuhay natin si Wave 125. Regalo natin kay Mrs. Actually, hindi natin regalo kay Mrs. Sa kanya naman talaga to. Pero bubuhayin lang natin ang namatay na motor 7 years hinukay sa bodega. O ayan, sa mga kamoto, abangan natin ang susunod na kabanata. Hanggang dito lang tayo. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag po tayong maging kamote sa daan, maging kamote po tayo. Ciao!